Ayan. Musta mga kapatid? Musta nga kayong lahat? Meron kaming importanteng mensahe para sa inyo tungkol sa COVID. Alright, so here's the situation. Today is the last day for restaurants to be open. As of now, look at the queue. Those are all the cars waiting. And you won't have any Burger Kings for the next 4 weeks. Let's go. Hi. Yep. Yep. Oh, sorry. All right. There you go. Thank you. What? Alcohol. All right. Well, thank you. That's it. Hello. Hello. Ayun, dito kami sa New Zealand ngayon and gusto lang namin i-share na ngayon na yung last day para sa mga tao na makalabas, makabili kasi nag-alert level 4 na dito sa New Zealand. COVID-19. Kanina may additional 50 cases na ng confirmed coronavirus. Pero pinakamaganda, wala pang deaths, wala pang namamatay dito sa New Zealand. Pero napaka brave tsaka bold nung move ng Prime Minister kasi sabi ng Prime Minister kailangan ng mag-lockdown. So lahat ng trabaho dito sa New Zealand, kung hindi ka essential worker, freeze. So, lahat naka-stand down, lahat walang trabaho. Nakakaawa lang. Yung mga iba kasi, wala silang mga leave, wala silang income na ano. So, 1 month, wala silang income. Wala silang income. Yun. Eh, buti kami, asawa ko, essential skills yung ano namin. Tama ba? Essential. Essential pwede kaming magtrabaho. Essential worker essential, kami. So, matulad ko, essential worker. Ako, ito, binigyan kami ng ganito sa kumpanya namin. So, nakasulat dito, to whom it may concern, I am an employee labas of blah, 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 blah. Waste services are an essential service under the New Zealand government. Alert level 4 in the minute. I am required to work to keep New Zealand functioning and safe. Kasi simula 11:59 mamayang gabi, total lockdown, bawal ka na lumabas. Kung hindi ka pupunta sa trabaho mo at hindi ka essential worker o hindi ka naman bibili ng kailangan mo, pwede kang hulihin dito. So, ganun yung lockdown na kami. Lockdown start na siya mamayang gabi? Mamaya, 11:59. So, ayun. Buti na lang kami. Ayun nga, meron pa rin. Napaka-blessed namin kasi pareho kami na considered as essential workers kami. So, kailangan kami ng New Zealand. Tingnan nyo. dahil nga last day na today, yung mga restaurants, mga ganyan, shutdown sila for 1 month. So, last day na yun. Mga huling hirit kahapon, trinay namin bumili ng pizza, pero wala na silang dough. Wala ng pizza, wala ng dough. Hindi na kami nakabili. Eh, yun, parang nagka-crave kami ng pizza. So, 1 month kang hindi magpipizza or more kasi pwede pang ma-extend tong lockdown na to. Depende sa kung anong mangyayari. At kami naman, ako, sinamatala ko na rin. Kang huling hirit. Ayun na lang. Burger King. Papabili ako sa kanya ng McDo. Buti na lang, may dala siyang ano. Kasi last na to eh. Hindi na, sarado na ba sila? Sarado na. Mamaya, wala na. Isang buwan silang sarado. Isang buwan na yun. Sana nga, wala sa dino nga. Pero, yun nga, gusto namin sana yung mga malalaking burger. Kaya hindi na sila nagbebenta noon. Maliliit na lang. Tsaka sobrang haba nung pila. Katulad nung pinakita ko kanina. Yun, ganun ka grabe. Ito na lang siya. Maliliit. Tapos ngayon, maliliit na burger na lang. Burger! Hindi kami healthy eaters, pero ayan. Masarap. Namantala lang namin. Ayun, so, sana. Sana matapos na tong COVID. Kasi ang dami ng paperwisyo, tsaka ang dami ng namatay, lalo na sa Italy. Grabe.
Sana matapos na. Sana tulungan tayo ng Panginoon Diyos na matapos na tong COVID na to. Ang dami na kasing buhay na nawala. Kaya nakakalungkot talaga. Pero sana matapos na para bumalik na sa normal lahat. Kasi lahat ng bansa naapektuhan eh. Kaya lahat ng tao naapektuhan. Para tuloy tayo magdasal. Tsaka sana tayo rin maging responsable tayo. Yung behavior natin ngayon, behave like you have the virus. Kasi yes, kung paano, anong gagawin mo kung meron kang virus, dapat yun ang gawin mo ngayon. Kung kahit nawala, kahit healthy ka, tandaan mo, kung ano yung may kukontribute mo para mawala tong virus na to, malaking bagay yun. Kasi it only takes one person para kumalat ulit yung virus. Kaya sana sumunod tayo, lalo na pagmatigas ulo natin. Yun. Ano, ingatan natin yung sarili natin. Especially yung mental health natin. Huwag po tayong masyadong nagkakaroon ng anxiety. Alam natin, napakahirap nito. Pero, yun. Ano lang, tandaan nyo, yung health ninyo, yun ang importante. Saka yung health ng lahat, yun ang importante. Ayun. Basta alagaan nyo yung sarili nyo, mga kapatid. Alagaan nyo sarili nyo, sumunod tayo. At ang isang number one na dapat gawin natin, manalangin tayo sa Diyos na tulungan niya tayo na matapos na to. Yun. Kasi wala namang ibang mas makakatulong sa atin kundi si God lang. Pag ayaw ni God na may mangyaring masama sa atin, walang magagawa yung virus na yan, tandaan niya. Ayon tayo mga kapatid. Kayo rin, ano, wag kayong mawalan ng loob. Sana, ano pa rin, hindi kayo mawalan ng pagkakataon na magpakasaya pa rin. Kasi yun yung mas importante. Enjoy lang natin yung buhay kasi masarap mabuhay. Ipagpatuloy. Pero kailangan may pag-iingat, di ba? Maaring tumagal pa to o ano, tayo na rin mag-adjust kasi tayo naman mga tao, marunong naman tayong mag-adjust, mag-adapt. So, kung sakali mang mag-extend pa to ng pang matagalan kasi mayroong makumakalat na naman balita na bagong virus, siguro gumawa na rin kayo ng mga contingency plan nyo, kung ano yung plano nyo gawin, yung mga kung pagka, hindi naman sa parang apocalypse na, pero yun, tandaan nyo rin yung ano yung pwede ninyong gawin kung ganito na ngayong magiging bagong normal. Lang, yung mga gusto pa rin makapunta sa ibang bansa, baka medyo cancel nyo muna. Mahirapan na diba? Mahirapan na yung pag-apply ninyo sa ibang bansa, pero sa isipin nyo na lang, para na rin yun sa ikabubuti ng lahat. At saka, may plano si God para sa ating lahat. So, yun. Saka, kapit lang kayo kung ano yung promise ng God. Alam nyo, kahit nasaan kayo. Saka, baka isa rin to sa paraan ni God para kumatok tayo sa kanya. Kasi, baka yung iba kasi, nawala na sa, hindi na nakakaalala kay God. Kaya, siguro, ito na yung pagkakataon natin para tayo na yung lumapit sa kanya. Buti na lang sa inyo, hindi pa nagsasara yung mga hindi, pero dito sa New Zealand, napakagaling, napakaganda. Sumusunod lahat. Di mo kahit business, inutusan na magsara, nagsara sila. Hindi pa rin puro tungkol sa pera. Kasi meron namang assistance na ibibigay yung government. Meron silang extended na tulong. Parang pwede ka mag-apply para dun sa mga tulong na yun kung hindi ka magkakaroon ng income. Tapos, ang sabi din ng government, yung mortgage, kung bumili ka ng bahay, yung mortgage sa banko, pwede mong i-apply na i-delay. Pero yung mga renta, babayadan pa rin yun. Yung mga nagre-renta ng bahay, walang hindi ma-freeze yun kasi depende yun sa landlord ninyo. So, kung kayo yung nagre-renta, kausapin nyo na lang yung landlord nyo. Okay? Yun. So, mga kapatid, mga pamilya namin dyan sa Pinas, nag-iingat po kayo lahat dyan. Kayo. Mahal namin kayo. Miss na namin kayo. Lalo na sa mga anak ko. Irie, si Audi, Arkin, yeah. Ingat kayo lahat dyan ha. Yun. Saka sa mga magulang namin, sa mga kaibigan namin dyan sa Pinas, mag-ingat tayo. Protektahan natin ang mga sarili natin. At manalangin tayo sa Panginoon. Tayong mawala ng pag-asa.
Wala rin to. Sigad pa. Sigad yun. COVID. Bye. Bye-bye. Tama.